Handa ka na ba? Dahil babasahin ko na ang sulat na para lamang sa iyo. Kumusta, dear? Saan ang biyahe mo? Saan ang iyong tungo? Sa bawat araw, umaga man o gabi, pagsakay mo sa isang pampublikong sasakyan, bus man yan o jeep, napapansin mo ba ang iba't ibang emosyon o iba't ibang mukha ng mga pasaherong nakakasabay mo sa biyahe? Minsan ba'y pumasok sa isip mo na habang tinitingnan sila isa-isa, eh kung pareho ba kayo ng dinadala sa buhay? Pareho ba kayo ng naiisip? Sa pagsakay mo sa jeep sa araw-araw, masasaksihan mo ang iba't ibang klase ng tao. Magkakaiba ang profesyon, iba-iba ang misyon sa buhay. Ang ilan, pauwi pa lang galing sa kanilang trabaho, sa ospital, sa isang kumpanya, o construction site. Pero ikaw, papasok pa lang. Mga tao na hindi ka pamilyar. Mga tao na hindi mo kilala. Mga taong nakakatabi mo pag sinabi ng dispatcher na, "Oh, kulang pa ng isa. Dalawa na lang, tatakbo na. Upong 20 pesos lang." Yung 15 katao lang ang kapasidad, eh kaya ata kahit 30. Sa pagbiyahe mo, hindi mo maiiwasan na titigan sila. Ano kaya ang naiisip nila? Ano kaya ang pinagdaanan nila sa araw-araw? Ano kaya ang sasalubong sa kanila pag uwi sa kanilang tahanan? Sabay sabi ng katabi mo na, "Makikiabot nga po ng bayad." Sa higit 30 minuto o isang oras na nakaupo ka sa jeep, gayon din ang takbo ng isip mo. Habang tinitingnan ang mga lugar na dinadaanan nyo o ang mga taong kaharap mo, doon mo mapapatunayan na magkakaiba pala ang estado ng buhay ng tao. Iisa man ang inyong biyahe, pero iba-iba ang destinasyon o patutunguhan. Magkakaiba rin ang kapalaran. Sa magkakaibang linyahan na maririnig mo sa loob ng jeep, iba rin ang mga pinagdadaanan. Ang ilan ay ramdam mo ang bakas ng pagod mula sa maghapon na pagtatrabaho. Dahil sa inyong buong biyahe, siya ay tulog. Si Manong na bitbit ng isang plastic na inihaw na manok na sa buong jeep ay umaamoy habang kausap ang kanyang mga anak sa cellphone niyang dikipad. Ramdam mo ang pagkasabik. Nakakain sila ng sabay-sabay pag-uwi ni tatay sa kanilang bahay. Madalas din na makasabay mo sa jeep yung mga estudyante na hanggang pagbiyahe ay hawak ang kanyang libro. Habang bigat na bigat sa pagkandong ng kanyang backpack na punong-puno ng gamit sa eskwela. Mga grupo ng kabataan na hindi magkamayaw sa kakatawa, pinagtitripan ng isa't isa, tila walang bangis ng lungkot o pag-intindi sa buhay. Minsan nga, hindi mo alam kung paano mo itatago ang iyong tawa kapag nagbato ng joke na ang isa sa kanila. Si nanay na hirap na hirap sa pagbuhat o pagpasok ng timba na puno ng isda. Naghahabol ng oras kasi baka mawalan ng pwesto sa wet market doon sa may kinta. Iba-iba ang sitwasyon na kinakaharap mo sa bawat araw sa jeep. Sa araw, uso dyan ang agawan ng pwesto, siksikan. Minsan, aabutan ka pang ng ulan lalo na kung walang trapal ang bintana ng jeep. Pag minamalas-malas,
ay mababasa pa ang iyong likod dahil sa anggin ng ulan. Sa tanghali naman, kanya-kanya kayong labas ng panyo o kaya naman ng bagon ng karton na may pamaypay. Hindi ka pa nakakarating sa iyong paroroonan ay parang naligo na sa pawis ang iyong buong katawan. At sa gabi, ang ibang jeep ay parang banda ng musiko o kaya naman parang trompa dahil sa lakas at nakakabinging remix songs na halos hindi na kayo magkarinigan ng mga pasaherong nagpapaabot ng bayad. Sabayan pa ng mala diskong ilaw sa loob ng jeep na halos hindi mo na makita ang mukha ng pasahero sa harapan mo sa sobrang liwanag. Sigaw ng mga tao, kwentuhan, batang umiiyak at busina ng mga sasakyan na naiipit sa matinding trapiko. Masakit sa tenga. Pero yan ang katotohanan ng buhay. Yan ang hinaharap ng bawat isa sa atin. Bawat isa sa inyo. Pero alam mo, dear, na sa bawat isip ng mga pasahero na nakakasakay mo, ay wala nang mas iingay pa sa mga problema at isipin na naglalaro at sumisigaw ng paulit-ulit sa utak ng bawat isa. Nakakalungkot na realidad sa likod ng mga ingay na naririnig natin sa bawat kalsadang dinadaan ng pampasaherong jeep na ating sinasakyan. Pero alam mo kung saan ako mas nabibilib. Saludo ako sa mga manong driver. Dahil anuman ang panahon, anuman ang oras, ay iniinda nila ang init, usok sa kalsada, o ang ulan, mapatakbo lang nila ang mga jeep na kanilang inaalagaan dahil ito ang kanilang pangkabuhayan. Mga tao na minsan naging driver ng buhay natin at dahilan kung bakit tayo ngayon nakarating sa lugar na kinaroroonan natin. Tulad ng mga tsuper, kapag sinabi ng pasahero na, "Manong, para po!" Para panandali ang ihihinto ang sasakyan, bilang pasahero ay huminto rin tayo. Sa mga panahon na napapagod rin tayo sa buhay, bumaba sa lugar kung saan makakahanap tayo ng sandigan at hindi mo mag-isang bubuhatin ang iyong dinadala. Dahil sa bawat biyahe natin, sumobra man minsan sa paroroonan, hindi man pantay ang mga daanan, marami mang harang o matagalan man. Ang mahalaga ay natututo tayo sa biyahe ng buhay at umasa na darating ang panahon na makakarating sa pinaka-ninanais ng kapalaran, ang tama at nakalaan na destinasyon.